Sa pagkakabasa nyo rito, maiinis ba kayo? Hindi. Bakit kaya si Inday Sara sinisilip nyo sa mga ganyan? Bakit kaya si BBM hindi nyo sinisilip? Kayong mga media, hindi nyo sinisilip si BBM patungkol dun sa kanyang paglustay ng mga pagpasyal-pasyal na kasama yung mga kaibigan nung nakaraang siya ay may bagyo tapos nanood-nood ng karera at kung ano-ano pang mga kabulastugan. So ano sa tingin nyo? Sabi ni hindi normal. Hindi normal lang kasi normal lang kasi yan PSG. Ano ba talaga? Ano ba sa tingin ninyo? Kasi parang lumalabas dito. Pinapaintindi ng media sa mga tao ay may 433 na security escort si Inday Sara. Kaya nga nung may nagsabi sa akin nung pinost ko to na bakit hindi nyo inaano, hindi nyo sinisita si BBM, ang sagot sa ang may nag-comment sa akin, sabi niya, bakit sa tingin mo ba, Boss Dada, okay yan, tama yan? Sabi ko, anong problema dyan sa report na yan? Kung meron siyang 433 security escorts, sabi nga, had 433 security escorts. Ibig sabihin, sa buong sa buong panunungkulan niya, isang taon mahigit, nagkaroon na siya ng 433. Ibig sabihin, madami lang na mga tao yung nag-rotate. Ibig sabihin, nagsilbi sa kanya. O baka wala siyang tiwala. O isang linggo lang, bawat grupo. Ternon, panibagong grupo na naman. Ternon, panibagong grupo na naman. Hindi ba? Siyempre, for security reasons. Kasi tinan mo ha, vice president siya. Tapos binabanatan ng mga makabayan block. Kasi kung halimbawa, meron akong 10 bodyguard. Kung 6 na taon, hindi pa pwedeng yun lang yung bodyguards ko. Bakit? Kasi may tendency na baka along the way, may biglang mag-ano dyan, magbayad dyan. Along the way, biglang may mag-offer dyan. Bigay mo sa akin yung schedule. Patahimikin. Para hindi na siya maging tinik sa lalamunan natin, sa plano natin sa 2028. Hindi ba? So, yun ang dating sa akin. Kung kumbaga siya, nag-iingat siya dahil nakikita naman niya yung galawan eh. As early as less than 1 year, puro politika na iniisip nila. At syempre, siya yung pinakamalakas at matunog sa 2028. Alam naman niya kung gaano kadumi maglaro yung mga, kumbaga siguro na-expose siya kasi dati mayor lang siya ng Davao. Ngayon na nandito na siya sa Nationals, nakita niya na kung gaano kadumi yung politika sa Nationals. Nakita naman niya siguro kung gaano kadelikado. Kapag ka ikaw ay number one, ikaw ay pinakamalakas, meron kang red na bullseye sa likod mo nang hindi mo namamalayan. So, target siya. Dito kasi, ang ipinupunto ng media is, si Inday Sara masyadong lavish, masyadong konyo, masyadong maarte. Ang dami-dami niyang security escort, 433. Pero yung mga tangang tanso at saka mga dilaw, ipapako sa Crucinday Sara, sabihin nun. Masyado kayong magagastos, meron pa kayong intelligence fund na 500 million, 120 million. Oo, tapos ang dami-dami mong security, ano ka, Reyna? Yun yung mga kumakalat ngayon. Pero ang hindi nila alam is part yun, strategy yun, ng kanyang security team na iba-iba yung magbabantay sa kanya. Kumbaga, meron siyang 500 na pool. Sa 500 na yon, pumipili lang siya doon kung sinong makakasama niya. Oo, buwan-buwan, linggo-linggo, o every 2 weeks. O ganun yon. Para kasi, syempre, yung kung merong magpaplano sa kanya ng hindi maganda, for example, ayun nga, i-impluensyahan yung mga nakadikit sa kanya to assassinate her. O hindi ba? O di at least, malilito sila. Meron silang 500 na, kumbaga, chances of winning. O, ang dating nito sa mga tao is, napaka-arte naman ito ni Inday. Si Inday para naman prinsesa. Meron pang 433 security escorts. Ang kapal ng mukha, ganun ang sasabihin nila. Pero ang katotohanan niyan is, may paliwanag lahat. Sigurado ako na may paliwanag si Inday Sara doon sa intelligence funds niya. Kung sakaling natanong nga siya, yun nga yung sinasabi natin. Hindi natin alam kung yung kahapon na the budget deliberation o yung isang araw na supposedly budget hearing niya, di natin alam kung talaga bang sinadyang hindi siya pasagutin para magmukha siyang mahina. Kasi feeling ko naman, kung lahat ng itatanong ng makabayan block, ready to si Inday, di naman siya pupunta sa Congress kung hindi siya ready na i-defend or sagutin yung mga tanong nila. But, kasi nga, ma-expose sila kung sasagot si Inday Sara, makikita kung gano'n siya katapang, gano'n siya katalino, gano'n siya ka-accurate, gano'n siya ka-prepared, gano'n siya ka-organized. Makikita. So, bakit pa natin ni pagsasagutin yan si Inday Sara? Alam naman natin magaling yan. O edi, wag na lang natin bigyan ng chance yung makabayan block na makapagtanong sa kanya.
Oh, para meron tayong dalawang ano, dalawang pwedeng gamitin na anggulo. Ano yung anggulo na yon? Unang anggulo, si Inday Sara umiiwas. Oh, si Inday Sara takot sa makabayan block, ginamit yung mga congressman para smooth na maaprubahan yung kanyang budget kasi ayaw niyang sumagot sa makabayan block. Hindi ba ang pangit ng dating? Unang move na ipapas na natin to na walang kaabog-abog. Magtataka ka na yung media sinisilip itong mga ganito. Kasi wala namang sinabi dito na mali ito eh. Pero kung babasahin mo, parang mali. Ang dami naman. Pero ito iisipin ninyong mga tangatangang... Yung mga tanga-tanga na ano ha, na mga galit na galit sa mga Duterte. Imposible na 433 yung security ng isang politiko. Pucha naman. Parang people power yan, mga boss. Ako, vice president lang, meron akong 400. Alam nyo ba kung gaano kadami yung 433 na escort? Alam nyo ba kung gaano kadami yun? Alam mo, mailalaman ng isang bus? Ang malalaman ng isang bus, 60 yata o 70. Imagine kung gaano karaming bus yung escort na yan. Apat na bus. Apat, limang bus na escort. Napakatatanga talaga nitong mga to. Kasi yun ang pinapakalat nila ngayon eh. Napakaano ni Inda? Hindi pa presidente yan. 433 yung security escort. Lalo na pag naging presidente yan, baka 5,000 yung escort niya. Kaya nga eh, sabi Bright Naria, oh, kung kotse pa lang yung 433, ah, paliliwanagan ko lang itong mga tatanga-tangang nagkokomento rito. Yung kotse pa lang, 433, ilang kotse yan, ilan lang laman ng SUV, 7. 7, no? 433 divided by 7, pucha. Mula monumento hanggang Mall of Asia yung ano na yan, escort na yan, ang galing naman ni Inday Sara. Pucha, kung di ba naman kayo tanga, ang dami niya, 433, pamimiryenday mo lahat yan, ang aga ng propaganda. Isang batalyon, pag isang batalyon ba, 433? O, di ba, ang aga ng demolition job. Escort pa lang niya, 433. Pag pinakain niya yan, yung buong ano, para siyang nagpa-Jollibee party noon. Kasi Jollibee party, parang tila mo, 100 lang yata yung maximum na pwede mong pagkasayin sa mga ano nila eh. So ganito, tinama, ayan, si BBM nga, walang 433 escorts eh. Pero puno ng isang eroplano, tama. Eto pa, si Inday Sara, pag lumilipad yan, papunta ng Davao. Nakasakay yan sa ano lang, sa eroplano na normal lang na Cebu Pacific. Walang hiya kayo kung 433. May baka pati sa pakpak may nakasakay na ano dyan. Ta lahat yung 433 dyan. Hindi na makakasayaw si Jollibee. Siksikan eh, mauubos ang hamburger sa Jollibee, Diyos mio. Hindi nyo ba iniisip yan? Ilalabas nyo to para lang galitin yung tao, pero hindi nyo naiisip na ang tanga-tanga nitong report na to. Oo, kasi pwede pang umabot ng 1,000 yan, okay lang kahit nga 500,000 eh, na meron siyang security escort eh. Basta, ang allowed lang, halimbawa, ang allowed lang 10. O, basta 10 lang. Kahit iba-ibang tao, basta 10 lang. Ano naman? Anong masama dun? Pero kung yung 433 security sa isang araw, imagine niyo susunduin si Inday Sara sa subdivision niya ng 433 na security escort. Magmumukhang patay yung iahatid nila sa opisina ni OBP. Parang piyestang bayan ang kalalabasan niyan pag naglakad sa kalyan, true. Ay nako, Diyos mio. Sa totoo lang, wala na, bistado na kayo. Kasi si Inday Sara, sobrang lakas talaga niya. Dahil itong mga tukmol na mga naninilbi sa bayan ngayon, nakaano na yan, naka binoculars na yan sa 2025. Inaaral na nila yung 2025 election at saka yung 2028. Ngayon pa lang inaaral na nila. Ang dami rin naman nating nakikitang irregularity sa gobyerno ni BBM. Nakikita rin naman natin na parang bakit ganito, bakit ganyan. O nakikita natin na bakit ano, bakit si Inday Sara sinisita nila samantalang si BBM excessive na pagano, gastos. Dinagdagan pa ni BBM yung kanyang allowance budget sa pagbiyahe ngayon 2024. Nagkaroon pa ng Maharlika Fund. Ang dami niya pang pinangakong di natupad, yung bigas. Tapos pinangako din niya na yung paiigtingin niya yung laban para sa loose firearms. Pero hanggang ngayon, ang dami pa ding loose firearms. Napakadami, sobrang dami nating mga nakikitang irregularities. Pero bakit ang media wala namang hina-highlight na ganito? Bakit si Inday na walang malay, nananahimik lang, trabaho ng trabaho,
eh ginaganito. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Ngayon pa lang gumagapang na sila para sa 2028. Akala ni Inday kakampi niya yung mga sinamahan niya na yan, pero ang hindi niya alam, gamitan lang yan. Kapag ka meron kang use sa kanila, eh kakampi ka nila. Pero pag wala na, walay na din. Ginawa nila yan eh, dun sa mga tumulong sa kanila nung kumpanya. Sino-sino? Vic Rodriguez, Erwin Tulpo, si Trixie Cruz Angeles, si Antiporda, napakad at marami pang iba na mga pinatanggal sila matapos silang tulungan, matapos silang matapos nilang gamiting shield. Pero anong nangyari? O di ba? Laglag silang lahat. Bakit? Ganyan yan, gamitan lang yan. So ito, as early as now, kunyari close sila, pero ang hindi alam ni Inday Sara, meron nang mga binayaran yung mga yan para sumira sa pangalan niya, para by 2028, kung lamog-lamog na si Inday Sara, mahina ang dibdib niya, mahina ang kanyang isip, at siya'y nagpadala sa panglalamog sa kanya, eh sira ang kanyang karir sa politika sa 2020. Ang media na dati isa sa mga tagabantay natin, tagapaghatid ng mga totoong balita, ay nagiging tool na sila ngayon. Nagiging na po silang kasangkapan para sa mga political na agenda nung mga may bala. Oh, kaya mga bossing, manood na lang kayo sa Banat Brothers.